Ang dito nilalagyan natin ng sulat naman eh, power detergent dito, pwede siya ng powder, so liquid dito sa kabila at yung popcorn din dito. Pwede mo na ipalit. So, pero natin naman yung excess mo. Kaya na. Nahirapan ako ipalit. Hi guys, we're back. Belated Happy New Year nga pala sa inyo. At pasensya na, ngayon lang ulit nakapag-post. Maraming kasi nangyari nitong mga nakaraan. So ang gagawin natin ngayon ay mag-review tayo ng isang maganda at malaking appliance na ito yung Panasonic Automatic Washing Machine NA-FD85X1 na 8.5 kg. Ito yung masikat sa mga kapitbahay natin doon sa Facebook. Alam na ninyo kung anong grupo yon. Kaya antabayan na ninyo at i-review na natin. So guys, ito na yung laman ng box. Meron tayong unit ng washing machine. Ito nga, 8.5 active ohm system ito eh, na inverter. So ito yung kanyang user manual para Sony. Yung kanyang product warranty. At nakadikit din doon sa pinaka-lid niya yung installation instruction. Meron din tayong supply hose. Ito. Papakita namin mamaya kung saan kinakabit yan at itong ating drain hose. So, simple lang naman guys. Punta tayo sa likod. Dito kinakabit yan. Hindi naman kayo malilito dahil iniikot lang naman yan dito eh. Kaya tanggalin muna natin. Yung pinaka drain hose naman niya ay nasa pinakailalim. Dito tanggalin muna natin ito. Ito yung protection para sa mga daga o kung ano man po pwedeng pumunta sa ilalim. Yung kinakabit dito doon sa ilalim eh. Pero yung drain natin ay nandito lang. Ayan, dito lang sa ilalim dito. So hindi kayo mawawala at kinakabit nandito yan. Then, diretso na sa pinaka water drain naman ninyo yan. At ipaliwanag namin sa inyo guys, ito pala, once nakakabit niyo dito, syempre yung dulo niya, dito na. Dapat meron kayong ganitong klaseng faucet na half inch to eh. Kaya ito naman stainless steel. Depende sa inyo kung plastic gusto ninyo. Pero mas maganda pag stainless steel. So kinakabit sa ilalim yan. At kapag gagamit nyo na yung washing machine, nakalaging bukas lang yan. So kapakita namin mamaya kung paano gumagana. Check naman natin ngayon yung unit natin. So ito yung pinaka-lid niya. Sa loob niya ay ito yung pinaka cabin niya, so 8.5 ang kasya dyan. Andito yung nalagyan natin ng sulat naman eh, power detergent dito, pwede siya ng powder, so liquid dito sa kabila at yung popcorn din niya dito. Yan. So ang pinaka mahalagang malaman niyo dito sa unit natin ay yung pinaka balancing niya. Ito. Kung makikita ninyo, dapat yung pinaka bula ay nandun sa pinaka gitna. Kasi kapag katabingi yan, tapos pinaandar ninyo yung unit, maaaring masira yon dahil may vibration yun eh. Na-adjust naman yan. Ah, hindi pa tama yan. Aayusin pa yan. So ang adjustment niya, nandoon sa ilalim, sa pinakapaan niya. May screw doon sa pinakapaan niya na pipihitin yung paikot para mag-balance ito. So ibig sabihin, kung yung bula niya nasa bandang baba, dito sa kabila, ang i-adjust ninyo yung paa dito sa kaliwa para umangat siya. Para pag umangat siya, okay, doon sa dulo, sa kabila, pag inangat ninyo, ayan o, no? Pwede. Ayan. Okay, so isaksak naman natin. Check natin yung pinaka-functionality niya. Ayan. Then, i-on natin yung unit dito. Ayan. Kung makikita nyo guys, dito sa kabila, ito na sa kanan, ito na yung pinaka- automatic feature niya. So, mamimili lang kayo kung normal, speedy ba siya, delicate, baby care, or water save, blanket, soak, saka tub hygiene. Itong tub hygiene, ito yung paglilinisan na yung tub. Yan lang yung pipinutin ninyo. So, doon naman sa kabila, ito, preset na yan. Pipiliin ninyo yung mode doon sa kabila. Preset ito. Ibig sabihin, pag pinili nyo ay normal, yan na talaga siya.
pag delicate naman, mag-iiba rin yung pinaka nakalagay dito. So kung gusto niyo mag-manual, halimbawa ay rinse lang. Sa rinse lang kayo. So yun lang yun. Kung gusto niyo mag-rinse lang siya, ngayon kapag spin naman siya, i-click nyo lang yung spin lang din. So yun lang. So depende sa inyo kung ilang minuto. Pero ang pinakasagad niya, 7 minutes. From 1, 3, 5. So add number siya hanggang 7 minutes. Yun. At ang maganda dito guys, meron siyang child lock. Hindi yung pinaka-lead ng unit niyo kundi yung settings ninyo. Kapag pinalas niya yung tangle key, kasi andun yun eh. Halimbawa, naka-delicate tayo. So, automatic siya. I-press nyo lang ng 5 seconds ito. Itong tangle gear. Ayan. Tayin nyo. Yun. Makikita rin nyo, nag-child lock na siya. So, hindi na magagalaw itong pinaka-settings ninyo sa unit. Idagdag na namin, guys. Ito yung contents ng program niya. So, andyan naman lahat. Yung total time niya in minutes. Yung sa wash, sa rinse, saka sa spin. So, andito lahat yan. Kung mapapansin niyo bakit may stain master, eto yan, andito sa taas. Halimbawa, yung damit niyo ay full of sweat na. Ibig sabihin galing kayo sa nag-workout kayo or naglaro kayo sa labas ng outdoor sports, pwedeng sweat. Ayan. Automatic na yun. Preset na yung pinaka-mode dito. Automatic na yan. So, kapag may mga putik naman, halimbawa sa mga bata, naglaro sa mga putikan, press lang ninyo ulit. So, naka-mud siya. Yung pinaka-preset niya nandun din sa kabila yun. At bahala na yung machine kung papaano niya aalisin yung mud. Given na meron kayo syempre ng mga detergent or yung liquid ninyo. Then, pag may mga soya naman or soy sauce, yung mga natapulang kayo ng mga stain, ayan. Press lang din. Dilipat yung mud niya. Tapos kapag okay na at ano naman ninyo, i-start ninyo. Lahat yun. Normal is video, kaya ano, pinapili ninyo, mag-i-start kayo after nun. Nga pala yung air dry niya, 90 minutes, so 1 or 30 minutes yan. At ano yan, mga 80% dry na. So, hihintayin na lang ninyo. Kapag nag-normal ka naman dyan, ilang minutes yan, siguro mga 40 to 45 minutes. Then after nun, kukunin mo na lang yung damit. Then, tapos na yung pinaka buong ano mo, process mo. Yan. So, maganda guys, basahin nyo rin yung manual. Kasi nakasulat lahat yan ng kailangan ninyo. Ngayon guys, susubukan na natin kung paano ito manda. Pero, i-check muna natin kung lahat ay nakakabit. So, meron ng inlet hose natin. Ito nakakabit ko sa may likuran. Ito siya. So, kailangan mahigpit siya. At, i-check natin ito sa loob. So, ang pinakamahalaga dyan, itong level natin, kung makikita ninyo ay nasa gitna na siya. At yung pinaka-detergent natin, nandito na. Yan. So, meron na tayo. So, ngayon, powder ang available. Kaya sa powder muna na tayo. Ilang scoops niya kami? 10 scoop ito. Kasi ang katumpas ng isang sachet ng halimbawa ng detergent nito ay nasa mga 6 scoop yun eh. Yan. So, okay na siya dito. Wala na, sarado natin. At i-ensure natin guys na nakabukas na yung ano. Yung pinaka-power supply, yung pinaka-water supply natin. Ayan, yeah, nakabukas na yan. Open na. Then, nakasasak na yung outlet natin. At itry na natin yung power. Ayan, so sa may normal na mode lang tayo. Okay, at okay na yan. Wala tayong gagalawin, i-press na natin ito. Ayan. So, wash siya. Kung makikita ninyo, umaandar yung pinaka-top niya. Dahil sinusukat yung tubig, yung bigat para doon sa capacity ng tubig na ilalagay. Ayan. So, ito na yun. Time left, 57 minutes. Depende yan sa pressure ng tubig ninyo kung gaano kabilis at gaano kalakas. At doon magbabase kung gaano katagal yung buong proseso ng paglalaba. So, babalikan natin mamaya kung ano magiging lagay ng damit natin. Ayan na, nagsimula na lang pumasok yung tubig kung makikita ninyo. Guys. Okay.
So guys, tumunog na siya. Namatay na siya, ibig sabihin tapos na yung buong proseso ng paglalabay. Check natin kung ano ba yung pinaka ano, so kumuha tayo ng sample. Bawa ito. So kung mapapansin ninyo ay ano siya, mga 80% dry na siya. Konti na lang matuturo siya. Kung gusto nyo i-air dry, wala din problema. Ito lang, pipilitin nyo, air dry. Kaya lang, 1 hour 30 minutes siya. 90 minutes eh. So okay din yun. Pero para sa akin, ito okay na rin ito. 80% dry na siya. Yeah. Ang maintenance natin, kada pagkatapos ng paglalaban ninyo, huwag yung kalilimutan na lilisan yung sa ano natin. Sa lalagyanan. So, hindi naman siya mahirap gawin. Dahil kung ihatake mo lang, natanggal ba? Natanggal siya. Yan. Hindi pwede mo linisan. Kalinis mo, pwede mo ipalit. So, pero nandito naman yung proseso nun. Kaya nito. Nahirapan akong ipalit. Ipuso mo muna yan. Ayan, so ganun pala. Ayan. Tapos yung, meron pa dito sa lalim eto. At yung pagkuha niya ng mga himol. So yung malinis, wala siyang himulmul na nasa loob. Ibig sabihin, yung mga damit natin, wala siyang himulmul. Diyan siya mapupunta, nililinisan din yan. Tapos, himulmul is good, right? So ngayon guys, ang mahalaga dito, yung once a week. Once a week na mag-air dry kayo, walang laman, air dry lang, press lang ninyo. Hayaan nyo lang siya mag-spin hanggang sa matapos yung process, so 1 week yun. Kapag ka 1 month naman, every 1 month, mag-ano kayo, tub hygiene. So yung tub hygiene, huwag yung kalilimutan, dapat, ito yan. Yan, tub hygiene. Ang ngayon, gagawin nyo, dapat nakabukas pa rin yung water supply ninyo. Ito, dapat laging naka-on yan. Kasi dilinisan na ano, dilinisan yung washing machine natin. Tapos pwede kayo maglagay ng chlorine, depende sa inyo. Pero ang sabi nyo sa manual, chlorine or bleach. Pero ako sa bleach ako, kaya ganun. So guys, yun lang. Yung quality naman ng paglalaban, mabango. Saka maganda. Yung sa pagiging matipid sa kuryente, mukhang matipid naman din ito. Kasi inverter na siya. Uy, sorry. Na-carried away ako. So para sa mga nagtatanong kung saan namin nabili yung chlorine. Para sa mga nagtatanong kung saan namin nabili yung unit, nabili namin to sa mall. Pwede rin naman sa online. I-share namin sa inyo yung link doon sa may description para kung gusto niyo bumili kaagad. So yung unit, nabili namin ng sale, 19,400, pero 21 to 22,000 yung original price niya. Huwag na kayong magdalawang isip guys kasi napakaganda talaga ng unit. Automatic siya. Press nyo na yung button, naka-preset na siya. At iiwanan ninyo, then pagbalik ninyo, pwede nyo na isampay kaagad. Ang paglilinis lang naman yan, every 2 weeks, kailangan ninyo i-spin lang. So, siguro mga isang oras lang yon. Then every month, kailangan ninyo lagyan ng bleach. Tapos nandun naman yung top hygiene, mga 1 hour to 1 hour and a half. Then automatic na yon hanggang sa mamatay na yon. Wala na kayong iintindihin. So guys, salamat din sa mga walang sawang tumatangkilig sa MendzTV. Huwag nyo kalilimutan mag-subscribe at i-like din yung mga videos namin para updated kayo sa lahat ng mga review na gagawin pa namin sa iba't ibang mga pagkakataon. So, salamat na marami sa inyo lahat.